Hey guys, welcome back to my channel. Ako si Meme Vlogs. Before ko umpisahan yung vlog ko for today, gusto ko muna syempre mag-thank you sa Diagram Subic, lalo na kay Cherry Romero and Artie dahil dito sa aking YouTube t-shirt na pinagawa ko sa kanila last year. Thank you sa inyong dalawa at hindi lang isa yung pinagawa ko sa kanila, kundi dalawa. Dalawa yung design. So, ito yung isa guys. Share ko lang muna. Ayan. Ayan, napakasimple lang kasi YouTube t-shirt lang din talaga siya. Gusto ko nga na every time na magbablog ako ay suot natin itong shirt natin. Lalo na itong ako si Meme Vlogs. Para hindi nyo makalimutan mag-subscribe. Ayan. Kaya pinaglagyan ko ng subscribe, like, share, and syempre pinaka-importante yung bell para lagi kayong updated sa channel ko. So, maraming salamat Cherry and Artie dahil natuwa ako talaga kasi maganda yung pagkakaprint nitong shirt and simple lang siya. Kaya sobrang thank you sa inyong dalawa. Tignan nyo na lang din yung kanilang Facebook dito at kung meron kayong mga gustong itanong sa kanila, pwede nyo naman silang i-message sa Facebook nila. Advertising services pala sila. So, kung meron kayong mga gusto ding ipagawa sa mga sa business nyo, sa store, ayan, kayang-kaya na nila yon. And alam ko naman na maganda yung quality ng pagkakagawa nila. Lalo na yung mga ka-rider natin dyan, mga motor rider, maganda sila magawa ng mag-print ng shirt. Kasi halos lahat din kasi talaga ng mga riders nagpapagawa sa kanila doon ng ano, ng shirt. I mean, long sleeve ata yan. Long sleeve. Tapos, ang ganda ng pagkakaprint nila. So, kilalang-kilala din ang Diagram Subic dahil doon. Kaya, kung interesado kayo, i-check nyo na ngayon yung Facebook page nila. So, lahat naman nandoon na. And, promise, maganda yung pagkakagawa nila. Sa akin kasi ito, shirt pa lang siya. Pero, ang ganda na ng pagkakaprint nila. Kaya, thank you sa inyong dalawa. Sa susunod, pupunta ulit ako dyan dahil magpapagawa pa kami ng picture naman. So guys, mapunta naman na tayo sa ating vlog for today. Walang iba kundi ang binigay na... Ito yung kasama sa binigay ni Mama Inot sa last na vlog namin, yung unboxing from Italy. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pag-process natin ng coffee gamit syempre itong cute na Mocha pad. Ayan. Mocha pad kasi yung tawag nila nito sa Italia. Kaya daw Mocha pad ang tawag nito. Pero diba dito sa atin sa Pinas, ano lang to, kapitera. Ayan, ewan kung kapitera din sa kanila. Pero kasi Mocha pad nga ang tawag sa kanila kasi pinangalan daw to after Yemeni city of Mocha. At alam nyo ba kung sino nag-invento nito? Walang iba kundi si Alfonso Bialetti in 1933. So ayan, si Alfonso Bialetti... Bale, nag-work siya from aluminum industry. Tapos, umalis ata siya doon. And then, naisipan niya nga mag-invento nitong Mocha pot gamit din niya kasi aluminum. Guys, maganda rin itong design ng Mocha pot. Kasi, meron nga itong 3-layer. 3 yung layer nito. So, ipapakita ko muna siya sa inyo bago natin umpisahan yung pagpaprocess natin dito ng coffee. Ayan. Siyempre guys, ito sa pinakailalim, dito nga natin ilalagay yung ating tubig. So, ayan. Pwede nyo naman ito lagyan ng medyo ano, warm water na siya para kung sakaling papakuloyin niya siya, mas mabilis na siyang kukulo agad nun. So, ito yung pang second niya kasi dito natin ilalagay yung coffee natin. At siyempre, ang gagamitin natin mamaya na coffee ay yung binigay din na kape ni Mama Inot, yung Lavazza coffee. So, ayan, makikita nyo rin, ito yung sa gitna niya, no? Ayan. Ang galing nga eh, kasi aakyat lang yung tubig dito. Ayan, kasi may butas-butas naman yan siya. So, ito yung pinaka-first kasi. Tapos, ayan, di ba, pinakita ko sa inyo last time, na dito nga, kapag kumukulo na siya, ayan, pag kumulo na dito ang tubig, aakyat na siya, ayan, aakyat na yan. At, lalabas na dito ang ating kape. So, ayan. Mamaya makikita nyo yan siya. So, napakaganda kasi yung pagkakadesign din nito. So, guys, ito kasi maliit lang to. Pero may malaki dito. May mas malaki ditong Mocha pot.
para medyo mas marami yung mavroon nyo na coffee. Sa Italy, hindi mawawala to sa mga household, yung mocha pot. Kasi lahat nga talaga ay meron silang ganito. Dahil nga sa kanila to nagsimula. Marami na rin kasing na-produce na nitong mocha pot. Ang ganda rin niya kasi, napaka-simple lang. Tapos yun nga sabi ko sa inyo, pwede nyo rin itong gamitin sa labas. Ay, samahan nyo kung mag-process na nito. Gamit itong ating mocha pot. Yung cute natin mocha pot. Kung nakita niyo naman sa ating video. So, ito na nga yung ating
Kape, love that. That was easy. Napakadali lang naman mag, ano, gumamit nitong mocha pot from Italia. So, ayun, thank you ulit kay Mama Inot dahil nga dito sa napaka-cute na mocha pot. Thank you, Mama Inot ulit. And, ayun guys, I hope you enjoy my vlog for today. And thank you din dahil sa palaging suporta niya sa aking video. At ayun, that's it guys. Magpapaalam na ako. And I hope makakuha ako ng like and syempre subscribe. At don't forget to click the notification bell para nga lagi kayong updated sa aking channel. So ayun lang guys. Bye!